Shalom Lucky Peoples, welcome back here again on my YouTube channel. Andito na kami sa bahay, nakauwi na kami ng aking alaga. So, bali 2 days kami sa ospital. And for today's vlog, I hope na may upload na natin dito. Kasi dito sa bahay, mahina yung connection. So, for now, andito ako sa aking room. Ako nga po pala ay nasa area 3 dito. Dito ako na-dispatch sa Area 3 ng Israel. So, ito ang aking room dito. Ayan, may aircon, may TV. At ito ang aking bed. Kasalukuyan ako mag-e-edit nga ng ating iba-vlog ngayon. Ito, may table ako dito. And ito ang aking lalagyan na ng aking mga damit. Ito yung mga damit na binigay sa akin ng aking alaga. Pang outfit ang malupit. Mahilig sila dito magbigay ng damit. Tapos, ayan. Ayan, ito lang yung dala ko mga damit. Hindi ako masyadong isang maleta lang ang aking dala. Tapos, hand carry. Mga personal things ko. Toothbrush, bulak, mga ganyan. Suklay. Of course, syempre, dadala tayo ng ating mga panty, underwear, socks. Ayan, may dala ko. And, ayan ang aking maleta. And, ito ang aking bed. May TV dyan. At ito yata ang aking pinakamaraming nadala. Ayan. mga sandals. Ayan, 1 2 3 4 5 6 7 8, andun yung isa sa labas. 8 na sandals. Ayan talaga yung kahinaan ko. So I hope na upload talaga natin tong vlog na to. Dahil marami na rin nag-aabang. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ito nga po pala si Lucky Laurel Eber, isang Filipino caregiver vlogger dito sa bansang Israel. At disclaimer lang po, ang sinishare ko po na video po na ito ay base lamang po sa aking karanasan. Ako din po ay isa sa mga caregiver applicant under government to government process. At pinalad na magkaroon ng blue card noong November 17 last year. And nasama po ang aking pangalan for name checking noong December 28, 2021. At nasama po ang aking pangalan sa lottery ng January 17, 2022. Nag-briefing ako via Microsoft Teams ng February 14. Yan po, kadate ko ang POEA. At nagkaroon ako ng schedule for recorded interview ng March 4. And nareceive ko ang contract na pinirmahan ng aking employer ng April 14. And ayan po, sunod-sunod na yan na naka-upload dito. Please check my previous vlogs hanggang sa pagbabayad ko po ng plane ticket. Ayan. So I hope na nakakatulong po para sa mga katulad ko na caregiver applicant under government to government process. Makatulong ang mga isinishare ko na impormasyon dito sa inyo. So I hope na on this vlog, after ng ating magbayad ng plane ticket, ay ito na nga pong, kung isa ka sa mga caregiver applicant under government process na na-expiran before flight ng medical, so we need to take our medical. And dito na po, sunod-sunod na po itong ipapakita ko. Ilan dito sa mga video clips na to ay makatulong po sa inyo after ng ating pagbabayad ng plane ticket. So, I hope na matapos nyo po yung video na to at makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa inyo para sa pag-a-apply ninyo dito bilang isang caregiver sa bansang Israel. Please watch this video.
So, Shalom, lucky people, sandito tayo ngayon sa Sealanders ulit. Papare-remedical tayo dahil na pag-abutan tayo ng ating expiration ng medical. Dahil June 8 ang ating flight. So, we need to take our remedical. Andito ulit tayo sa may Sealanders. So, lucky people, sandito na tayo sa may loob. Yes po. 36, ma'am. Ay, ilang taon na po ako? 36 po. Dito muna tayo sa may loob. Okay. Sige ko ma'am muna. So, first na ginawa natin dito is laboratory. Stop and promise only. Ano ba yung CR dito? Excuse me, pasan na nga po yung CR dito. Ah, eh. Thank you. So, I hope na maging okay itong result na to. Na hindi tayo jaundice. So, eto na yung nakapag-urine na ako. Lalagay natin dito sa may ano yan, lalagyanan. Laboratory yung unang aking in-examine dito din while fill out tong aking form na to. So, after natin ng laboratory, nag-proceed tayo ng X-ray dito sa may kabila. Then, next is nurse station and ECG. So, nilagay ko na yung form ko dun sa may pinakandalagyanan. Then, wait natin tawagin ang ating na pangalan. Maraming nagpapamedical ngayon dito sa Sealanders. Yan, katatapos lang natin sa Opta. Bali, tatlo na yung nagagawa natin. Then, next is, dito bumalik tayo dito sa nurse station and PCG. Nakatapos na tayo dito sa, dalawa na lang yung sa atin. Tapos na tayo sa laboratory, nurse, ECG, audio, PE, X-ray, and optical, yung psycho na lang at saka dental yung anihin natin, gagawin natin. Time is 12:14 PM. So, waiting na tayo sa dental and psycho. Dito ang gawin yung psycho. Ay, yung sa dental. Yung kasamahan ko, na-applied kami sa June 8. Hello, ma'am. Oo nga. Napag-abutan kami ng ano na, expiration ng aming medical before the flight. Like, Everlyn po, ako po yun. Yes, ma'am, ako po yun. Ay, sis, pasok na. Una. Dental na tayo. So, nakatapos na tayo lahat. Tapos na tayo dun sa may dental at wait natin yung PIVA form na ibibigay sa atin. Tapos na lahat na yung mga testing natin. Wait natin yung PIVA form. Nanday nang, teka lang. Wala ka pa PIVA form? Feliciano! So, ito yung kasama ko na nag-retake kami ng aming medical. So, tapos na siya. And, paperwork. Pakita natin yung ating medical dyan. Paano mo nalaman yung ano ka dyan? Paperwork na. Dito, nakalagay dito. Paperwork. Ayan. Ah, ayan.
malapit to work. So, tapos na siya. Ako, hintayin ko pa. Mauuna siya. Nauna kasi siyang dumating. Kaya, saan ka pa uwi, sister? Laguna pa. Nag-remed kasi kami dahil napag-abutan kami ng flight namin. Before flight, ay expired na yung aming medical. So, we need to retake our medical. Hindi, bye-bye. Ingat kasi. Bye-bye. So, shalom, lucky people. Sandito tayo ngayon sa Sogo Hotel, Cubao. Today is June 6, 2022 at kailangan natin, before we flight, kailangan we need to take the swab test and serum pregnancy test. So, dahil nga nanggagaling pa tayo sa probinsya ng Aurora, kailangan na talagang mag-check-in ulit tayo dito sa Sogo Hotel para hindi tayo pagod-pagod sa biyahe. So, wait ko lang yung isa kong kasama na taga Batangas at magkasama na lang kami sa isang kwarto. Pero, mag-stay ako dito ng 2 nights dahil ang flight na natin is sa June 8. At mag-check out tayo siguro ng mga, pwede na siguro yung 5 a.m. Sa June 8, pwede tayo mag-check out. So, today, June 6, ay titake natin yung ating serum PT or pregnancy test serum and swab test na malapit lang. Dito na tayo magpapa-swab test na malapit lang dito sa may Sogo Hotel, Cubao. Walking distance din lang yung binigay sa aming accredited clinic nila. So, ayan. Ang lagay ng panahon ngayon. Andun yung luggage ko. Madami yung gawin. Pass ko ngayon. Okay, sige. Kaya doon, palaging siya sasinga ako. 4-0-4. 5-4. So, iyan, lucky peoples. Iyan na nga yung mga pinaggagawa ko dyan. Nung nandyan pa ako sa Pilipinas sa pag-retake natin ng ating medical. And, hindi na ako nakapag-video dyan dun sa aming swab test. At ang aming PT serum. So, tips lang para sa mga mag-take ng remedical. Siguraduhin nyo na before yung flight po ninyo, kailangan magpa-remedical kayo ng valid for 5 days ang inyong medical para dun sa PT serum. Kasi nagpa-remedical ako ng June 2, pero expired na rin yung PT serum sa akin. So, nag-retake ulit ako ng PT serum dito sa may Cubao din to sa Sonic Solution Medical and Diagnostic Laboratory Center INC. So, nagbayad pa ako. Nag-another payment na naman ako dito ng I think 300 or 200 yung binayaran ko dito. So, kung isa ka sa mga applicant under G2G na nag-a-apply bilang isang caregiver dito sa bansang Israel, pag magre-retake ka ng medical, kailangan mag-take ka ng remedical before you flight, magiging valid pa siya ng 5 days para hindi ka na mag-another take ng PT serum. So, yung PT serum po na ibinigay ng na clinic na binigay sa amin ng POEA ay dito sa may Sonic Solution. So, after nung June 6 pa lang po, di ba June 2 ako nag-take ng medical, then June 6 ay nag-travel na ako sa Manila para i-take ang PT serum, and after ng aming PT serum, ay nagpunta na kami for swab test. Sa may Cubao din po ito, sa may 5-star bus mismo, doon sa may loob ng 5-star bus. And, wait namin, eto hihintayin nyo lang po yung result nito. Almost 1 hour ang paghintay namin ng result nito. Then, bumalik ka kami doon nung kasama ko sa may Sogo. Sogo Cubao, bumalik kami doon para i-prepare namin yung sarili namin for swab test. Kasi syempre, final na
mahirap pag nag-positive tayo dyan. Nandito na tayo sa final. Imbis na aalis pa tayo, ay magkakadali, delay pa tayo. So, ang ginawa ko dyan, tips lang, ginawa ko for swab test. Meron ding nagturo rin lang sa akin. Thank you so much kay Christian Rose Monestaksay. Nagsishare din siya sa akin kung kasi siya yung naunang nakaalis. Nag-spray ako ng from nasal spray. Bumili ako ng ganun. Nilinis ko mabuti yung aking ilong dyan para hindi tayo mag-positive. And then, mumug ako ng Bactidol. Ayun. Yun ang aking ginawa. Yun rin lang yung maishishare ko sa inyo. Para at least kahit papaano wala namang mawawala kung gagawin natin to, di ba? At sinusure lang natin talaga na maging okay lahat ang ano natin, ang pag-apply natin na to hanggang sa maka-apply tayo. So after ng aming pagpunta sa Sonic at hinintay namin din yung result nito, kailangan dala-dala muna, ibibigay rin nila yung original ano nito, result nito. Then balik kami dun sa Sogo Hotel nung kasama ko. Then, pumunta na kami dito sa Hero Laboratories. Yan. Ito yung aking kopya for swab test. Time received, 7:45. Tapos, ayan. Nung nag-take na kami nitong aming swab test, kailangan hihintayin mo yung result nito. Dahil kinabukasan, June 7 ay processing pinapo ng mga bayarin. Gagawa natin yan ng panibagong vlog kung magkano yung inabot ng processing fee sa POEA. So, June 7, syempre may GC tayo nito. Hindi yung staff na humahawak sa amin para sa pag-aasikaso natin sa amin ito ay sinabi sa amin na wag kaming pupunta sa POEA kung ang marireceive namin na result is positive sa swab test. Kaya, nareceive namin yung result namin doon sa kaming batch 45. Nareceive namin yung result namin for swab test. Umaga na siya. Bago kami, I think, 7 a.m. in the morning. Bago namin nareceive yung aming result ng aming swab test. Then, dun pa lang kami gumayak para magpunta dun sa may POEA. So, dito kami nag-take sa may Hero Laboratories, sa may Cubao, at ang aming PT Serum naman ay dito sa may Sonic Solutions Medical and Diagnostic Laboratory Center. Malapit lang po ito dito sa Sogo, Cubao. Kaya dito na lang ako nag-check-in kasi itong mga clinic na to ay mas malapit sa akin. Then, nag-transfer po ako ng Sogo Pasay dahil mas malapit ito. Yung Sogo Pasay ay mas malapit sa NAIA 3. So, after po nung aking, di ba natapos tayo ng CPDEP ng May 11 to 13 at nagawa tayo ng format dyan na kailangan yung format natin or display name sa ating Zoom application sa pag-attend natin ng seminar ay POEA / last name, first name, middle initial. Ay, pakicheck nyo po pala palagi yan. Remind ko lang ulit ngayon sa vlog na to. And after that, kukunin po natin yung ating CPDEP certification sa third floor ng POEA. Noong June 2 na nag-retake ako ng medical, buti na habol ko pa kasi almost 5 p.m. na yon. Ay kinuha ko rin ang aking CPDEP certification. Ayan, kasi kailangan natin makuha din kaagad to para makita natin kung tama yung spelling ng pangalan natin. Ayan. Dahil tama naman yung spelling ng pangalan ko, wala akong naging problema. So, okay na. Umuwi na ako. Noong June 2, then, nag-travel po ulit ako ng June 6. June 6 para dito sa ating
PT serum, swab test, at tuloy-tuloy na po yun hanggang sa makaalis ako. So, lucky peoples, I hope na nakatulong ng malaki sa inyo ang vlog na ito, ang video na ito, at kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please click the subscribe button below and also click the notification bell para updated ka palagi sa aking mga bagong ina-upload na mga videos. Lihitraot!